Baka naghanap kayo ng phone na AMOLED yung display at naka 64 megapixel yung camera. Then, may 5,000 mAh na battery tapos mabilis mag-charge. Baka itong Redmi Note 10S yung para sa'yo. Pero bago nyo bilhin, panoorin nyo muna itong unboxing at review ko. After 1 week usage sa phone na to. Sa box, white color yung box niya. Tapos may image ng phone. Sa taas, yung Xiaomi logo. Then sa baba ng image, nandiyan yung pangalan ng phone. Yung Redmi Note 10S. Sa loob ng box, meron tayong small box pa rin. Sa loob ng small box, nandiyan yung SIM injector pin, warranty card, at safety information card. Then yung free jelly case niya. Sa loob pa rin ng box, yung Type-C cable at 27 watts fast charger. Pero accumulated siya ng 33 watts fast charging. So mabilis na itong mag-charge. Unang expression ko dito sa phone nito, naka MIUI 12.5 na siya out of the box. Mabilis tong UI na to at maganda yung animation at smooth yung phone. Unlike sa mga dating MIUI 12, medyo mabagal tapos may mga bloatware pa. Dito, walang masyadong bloatware at mas battery friendly itong 12.5 version unlike sa mga previous version. May color tayo dito, Onyx Gray. Medyo may pagka-glossy at gray yung back niya. At curved din yung design sa parting edge ng phone na usually makikita natin sa mga Xiaomi phone ngayon. Then sa bandang camera, rectangular shape yung design niya na makikita natin sa ibang Note 10 series. Like yung Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, at Redmi Note 10 Pro. Halos same lang yung design nila sa likod ng phone. Na hindi ko alam na ba't pare-pareho yung mga design nila. Na sana hindi. Para ma-distinguish sana natin at kung anong pangalan ng phone sa itsura pa lang. Pero dito sa Note 10 series, pare-pareho sila. Sa pangalan at kulay lang yung pinagkakaiba. Sana sa susunod, hindi na sila pare-pareho. Well, moving forward. Sa part ng Note 10S, sa top, meron tayong microphone, IR blaster, at grill dyan. Na kung titignan mo mabuti, tatlo yung butas. Yung una, nandyan yung speaker. Sigurado ako dun sa butas na yung speaker na yun. Dahil tinatakpan ko at dun nagbumula yung sounds niya. Then yung dalawang butas, yun yung 360 ambient light sensor. Sa bottom, yung headphone jack, microphone, Type-C port, at yung last, yung speaker grill. Sa parting top at bottom, meron siyang speaker dahil naka-dual stereo speaker siya. Malakas naman yung speaker pero hindi ganun ka-clear. Saktuan lang. Pero maganda dito dahil stereo speaker siya, na-try ko yung dalawang microphone taas-baba. Kung saan ka nagsasalita, dun lalabas yung boses mo na malalaman mo na effective siya sa mga ganitong stereo speakers. Pero nangingibabaw dito yung hiss sounds na tinatawag kaysa sa middle tone. Kumbaga, saktuan lang talaga itong speaker na to. Kung hindi ka naman masailan sa speaker, pwedeng-pwede sa ito. Yung sa side, yung power button at fingerprint scanner. Sa tabi niya yung volume or yung volume rocker na tinatawag. Rounded yung power button niya. At mabilis mag-read yung fingerprint scanner. Napansin ko sa year na to, 2021, yung mga fingerprint scanner is more accurate or mas mabilis kumpara mo sa mga phone na nakaraang taon. Ako, pasmado ako. Noon, alos di mo na magamit yung fingerprint scanner dahil minsan ayaw basahin yung fingerprint mo. Pero ngayon, mabilis na talaga. Isang click, magbukas na yung phone mo. Kaya maganda yung year na to para sa mga fingerprint scanner na nag-evolve ngayong 2021. Sa kabilang side, yung SIM card tray. May dedicated slot para sa micro. At the same time, pwedeng dalawang SIM. Unlike sa mga hybrid SIM card tray, hindi pwedeng dalawang SIM. At sayang lang, hindi 5G capable tong phone na to. 4G o LTE lang ang data nito. Pero kahit 4G siya, pwede mo namang isalpak yung 5 SIM mo. Pero hanggang LTE lang yung data mo. Pero kung gusto mo naman ng 5G ready, meron naman din silang Redmi Note 10 5G. Ilalagay ko na lang ulit yung link sa description. Sa display, meron tayong 6.43 inches AMOLED display na maganda yung kulay at clarity yung details ng mga image. Dahil alam naman natin kapag AMOLED, yan yung magandang display sa market. At medyo malaki yung butas niya pagdating sa camera, which is normal para sa gantong presyo na phone. Meron lang din tayong 60Hz refresh rate, pero medyo mataas yung sampling rate niya or yung touch response nito. Na 180Hz sampling rate. Dati, naka 120 sampling rate lang tayo. Pero ngayon, tumataas na yung sampling rate natin. Pero minsan, di mo naman napapansin kung normal user ka. Pero kung mabusisi ka at may alam ka sa tech, mapapansin mo yung difference kahit small details sa phone. Kaya sakto lang 180 sampling rate dito sa Redmi Note 10S. Ang variant nito, 6GB RAM, 128GB storage with 5,000 mAh na battery, which is malaki at tumatagal naman at makunat tong battery niya. Sa AMOLED, para makatipid kayo ng baterya, mas better black or dark color yung gamitin yung Teams o wallpaper para iwas AMOLED burn pagdating ng panahon. At the same time, maganda pa rin yung battery health mo sa phone na to. Support din ng Redmi Note 10S ang dark mode feature, NFC, radio, video recorder, at marami pang iba. Sa camera, meron tayong 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro, at 2 megapixel depth sensor.
marami kang malalaro sa camera like pro mode, portrait mode, macro shot, meron ding slow motion feature at marami pang iba. At pwede ka rin mag-edit ng mga photos at maglagay ng mga filters. Meron akong gustong feature dito, yung editing part ng Redmi Note 10S. Yung pwede mong burayin yung unnecessary object mo. Like to, na pwede mo alisin yung mga bagay sa paligid ng subject mo. Or kung anong gusto mong burayin sa shot mo. Sa Poco F3, meron ditong erase feature na people. Yung pwede mong i-erase na one click lang, mawawala yung taong gusto mong alisin sa buhay mo. Sa Redmi Note 10S, walang ganong feature. Object lang, or pwede mo namang burayin siguro, pero hindi ganong kaganda. Maganda to sa mga maliliit na details, object, pero kapag malaki, medyo hindi na maganda yung editing. Sa Poco F3, merong ganun. Pwede mong alisin yung tao sa paligid mo. Kung ganito lang siguro kadali na alisin sa buhay yung mga toxic na tao, malamang puro positive lahat tayo. Ito yung mga sample shot ko gamit tong Redmi Note 10S. Red lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you, sa processor, meron tayong MediaTek Helio 95. Natry ko sa games at maganda dito, hindi siya masyadong mainit. Nasa normal temperature lang siya. Like yung 15 minutes na gameplay sa Mobile Legends, nasa 38 degrees Celsius lang siya. At sa Mobile Legends, meron tayong ultra graphics. Smooth siya sa laro na to. Dahil hindi naman kailangan na mataas yung chipset o magandang graphics para sa Mobile Legends. Paano naman kaya sa Genshin Impact? Mataas yung graphics nito. Dito, medium settings lang tayo. Pero pag tinaas mo pa, may mga lag at frame drops. Pero maganda dito, playable pa rin siya. Pero kahit sa medium settings, napansin ko may mga frame drops pa rin. Pero safe na tayo sa medium settings lang para di na masyadong uminit yung phone. Makakalaro ka rin ng Asphalt 9. May mga frame drops pero hindi masyadong mapapansin pag nasa games ka na. Maganda kasi yung graphics tapos AMOLED na yung display. Sa Call of Duty Mobile, maganda yung laro. Satisfied ako dito. Dahil sa dual speaker, yung shot mo, ramdam mo talaga. Malakas nga yung sounds. May mga hiss sounds talaga ako na naririnig. Pero masarap pa rin maglaro sa Call of Duty Mobile. So okay na okay itong chipset na to sa Redmi Note 10S pagdating sa laro. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, mysterious. Because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is
is confidence. Dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Sa display, maganda yung display niya. Kung nanonood ka lang ng Netflix or YouTube, okay na okay siya. Meron tayong video toolbox para ma-enhance mo yung color na pinapanood mo. Overall, recommended ko tong phone na to, pero not on camera. Lalo na sa low light condition. Pero I hope na ma-fix to sa update. Wala naman akong bugs na naranasan sa phone na to. Sa games, smooth siya. Pero medium settings lang tayo. Pero hindi naman siya ganun kainit pagdating sa gaming. Yun nga lang, magkamukha talaga yung mga design ng mga Note 10 series. I hope mapansin ng Redmi o Xiaomi to para ma-distinguish natin agad kung anong phone or anong model tong mga to. Kaya tayo sa mga susunod na videos ko or unboxing ko. Once again, this is Paul. Paul Tech TV. Try to catch me howling at the moon.